araw mga kaosam. Kamusta po kayo? Sana lagi kayong ligtas at nasa mabuti kayong kalagayan. Alam niyo, matagal-tagal na panahon din na hindi namin nadugtungan o aking anak yung aming serye o yung ating edisyon ng Sagutin, Alamin at Matuto. So dahil naging busy nga si Shay Shay sa kanyang pagka-piano lesson, check niyo pala yung kanyang YouTube channel. Makikita niyo doon yung kanyang mga pag-aaral niya ng kanyang ng organ o ng piano. So, mahaba pang panahon bago natin nadugtungan yung ating serye ng Sagutin, Alamin at Matuto. Kung saan nagsha-share tayo ng ilang kaalaman lang naman at mga trivia question na pwede natin gamitin itanong nyo sa mga kaibigan nyo, mga kamag-anak ninyo at mag-iisip talaga sila. So, nireview ko at nakapito na pala tayo na edisyon ng SAM o Sagutin, Alamin at Matuto. And this is the 8th, pang-8 edisyon na to. So, may tanong tayo ulit ngayong araw na to. At sana ay abangan nyo. Binago natin ng konti yung ating format. Na dati kasi nagtatanong ko ngayon, then sa next na vlog ko yung sagot. So, but this time, itatanong ko na sa inyo, and then at the end of this video, bibigay ko din yung kasagutan. Para kasi yung iba diyan, alam ko hindi niyo na panonood yung next video, makakalimutan niyo na. Kaya sayang naman na hindi kumpleto yung inyong natutunan dahil nalaman niyo yung tanong pero hindi niyo nalaman yung kasagutan. So, once again, welcome to our YouTube channel, Ozam Backs. Papasukin muna natin ang ating intro. Pasok! Parang nag-iisa ako ngayon ha. Dahil sa SAM, kasama ko dapat yung anak ko kasi para kami ito nagtuturoan mag-ama. At saan na ba si Shay Shay? Shay Shay! Ah, yun, nadapa siya. Nadapa si Shay Shay. Okay, so ayan na si Shay Shay. Nandiyan na siya. At mayroon din siya sariling YouTube channel. Sabi ko na kanina na O'Shay Vlogs. So wala pang masyadong content yung kanyang channel. Okay, yung araw na to, nandito na yung aming tanong. Kung naalala nyo, nagtanong kami dati ng parte ng katawan ng tao na inuulit-ulit. Diba, Shay-Shay, naalala mo yun? Ano nga yung mga sagot ng anak? Yung baba, diba? Yung kilikili. Okay. So this time, ito ang ating tanong. Brink! Magbigay kayo ng pangalan ng isda na inuulit-ulit. Pangalan ng isda na inuulit-ulit ang kanyang pangalan. Isip na kayo at mamaya sasagutin natin ang ating tanong na iniwan. So ngayon, dahil mahina ang internet sa bahay, nandito kami ni Shay Shay sa kabilang barangay, makiki-internet kami dahil meron siyang online learning sa MovieMax. So mag-online learning muna kami sa MovieMax and then babalikan namin kayo at sasagutin natin yung ating tanong na pangalan ng isda na inuulit-ulit. Sa aking listahan, meron akong 5. Ewan ko sa lugar ninyo kung may sarili kayong local language na tawag ninyo sa mga isda ninyo na inuulit-ulit yung pangalan. So, sa akin, sa aking sarili, sa aking pagkakalam, personally, meron akong 5 hanggang 6 na pangalan ng isda na inuulit-ulit. So, isipin nyo muna mabuti at kami muna ay mag-aaral ni Shay Shay. Mga kaosam, hinatid na natin si Shay Shay doon. Iniwan natin, then didiretso tayo sa school. Kailangan natin mag-report. So, mamaya, babalikan natin si Shay Shay. At sasagutan din natin yung mga iniwan namin tanong tungkol sa mga isda. Alam nyo, ito, maulan dito. Maulan. Maulan ngayon dito. Yan, makulimlim. At maginaw. Na wala akong planong sarado mag-aircon sana. Pero malakas ang ulan, no? Kaya nagsarado ako. Mga kaosam, joke nga tayo tungkol sa mga isda. Ano raw ang sabi ng isda nung mahati na siya sa gitna? Sabi nung kaibigan ko, aray! Hindi. Sabi nung isda nung mahati na siya sa gitna, tuna. Tuna na raw siya. Tuna siya. Corny, no?
Saan doon nagtatrabaho ang mga isda? Saan nga ba? Eh di sa office. Sorry talaga. Ano daw ang pinaka matandang isda? Eh di century. At ang pinaka bata? Youngstown. Sorry talaga. Ano? Paano mo daw malalaman kung ano ang mood ng isda? Siyempre, depende daw sa kanyang facial expression. Corny? Tama na. Ano daw isda ang hindi nababasa? E di yung tuyo. Corny talaga. Ano daw ang tawag sa mataas na isda? E di official. Corny. Ano daw ang isda ang nakamamatay? Bangus. So weird. At ano daw ang sabi ng bangus nung namatay na siya? Sabi daw niya, I'm dying. Paano masabi? Dying na siya. Ano daw tawag sa hindi totoong isda? Artificial. Anong isda ang mahilig mga rate? E di, tilapia. Anong isda naman daw ang laging basa? Umuulan ngayon, no? Basang isda. E di, hito. Hito ang laging isdang basa. Hito ako, basang-basa sa ulan, walang masisiluman, malakas talaga ang ulan. Ay nakabuti hindi ako nagmotor, kung hindi basang-basa ako, buti na lang nagkotse tayo. Ano raw ang pinakamahal na isda? E di goldfish. Anong isda daw ang hindi makapal? E di manifish. At ano naman daw isda ang matinik? Matinik yung isdang hindi pa nahuhuli. Matinik eh, hindi pa siya nahuhuli. Magaling. Ayan. So, yun lang naisip ko mga joke. Baka kayo may joke kayo mga kaosam. Isda joke. Kasi topic natin ngayon ay isda. Ayan. Ano? Dito na tayo sa highway. Isda joke. Kasi ang topic natin ay magbigay ng pangalan ng isda na inuulit-ulit ang pangalan niya. Ayan. So, yun lang. At mamaya, sabihin natin sagot. Diyan lang kayo. Okay, so, pauwi na kami ni Shay. Tapos na yung kanyang pag-movie max. Ayan na siya. Kamusta anak? Ang movie max mo? Okay po. Narami po ako natutunan. Okay, very good. So, nag-aaral siya mag-isa. Siya ang ginaguide natin using the movie max. At sa ano yun, online learning po yun. So kanina may iniwang kaming tanong. Ang tanong namin ay magbigay ng pangalan ng isda na inuulit-ulit. O yung pangalan niya inuulit-ulit. So may naisip na ba kayo? So kung may naisip kayo, ay i-type nyo sa baba ang inyong sagot. At pandagdag yan. Pero ngayon ay babasahin ko yung aking nasa listahan. Meron akong sariling listahan na pangalan ng mga isda na inuulit. So number one dyan, ang pinakasikat na bayani na isda ay si Lapu. Lapu. At pangalawa, ibon. Pakatulog ng ibon na isda ang Maya. Maya. Masarap yan. Meron din tayong tinatawag na hasa-hasa. Meron tayong tinatawag na sap-sap. Meron kami tinatawag dito sa Aurora na giliw-giliw at giling-giling. So, baka may alam pa kayo, idagdag nyo, comment nyo sa baba at para mabasa din ng iba na meron pa pala kayong alam o na pangalan na isda na inuulit-ulit. So, kung gusto nyo pala ma-shoutout ang inyong pangalan o ang inyong YouTube channel, after your comment, pwede kayo maglagay ng hashtag AwesomeBoxShoutout. Ko po, Awesome Box Shoutout. Para ma-shoutout namin ang inyong YouTube channel para makatulong kami para lumago ang inyong mga channel. Alamin na yung mga sagot po, ano? So, magbibigay na lang ako ng pabaong tanong. Ano namang pangalan ng isda? Ang tatlong beses inulit yung pangalan niya. Parang, nyari, sap, sap, sap. Ano? Kaya ay hasa, hasa, hasa. Basta po yung pangalan niya, tatlong beses inulit. So, assignment nyo ngayon yan, pakicomment na lang po ang inyong sagot. So muli, ito ang inyong kaosam. Ang vlogger na nabagok at naoperahan. Yan, naoperahan po tayo.
na buhay at patuloy na lumalaban. This is Awesome Box. Bye-bye. See you on my next video. Susunod na edition ng ating sagutin, alamin at matuto. Ingat! Bye-bye. God bless. Bisita tayo ngayon, mga dati kong estudyante. Ngayon ay naghahanap buhay na sila. Habang may quarantine. Hi. Ayan, si Jessamy at saka si Joanna. Ayan. So, ayan, simple. Simpleng pamaraan para makatulong tayo sa ating pamilya ay yung iba kasi nag-online selling, pero sila nag-uulam selling. Ay, ulam ba yung merienda? Okay, merienda lang. Tingnan nyo. Oh, Jessa, ba't mo ginagawa ang pagtitinda ngayon? Ano, para magkapera, may pambili ka ng mga gamit, ng mga gusto mong mga bagay, ganun, makatulong sa pamilya. Okay, tama yan.